Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. So today is another day and may panibago na naman tayong video pero hindi tayo mag-tutorial. But another negosyo ideas para sa inyo. So my favorite word before tayo mag-start, please don't forget to subscribe and hit the bell button para laging updated sa akin na upload na video. Ingat na rin kahit hindi nyo gusto. So without further ado, let's start! So ang pag-negosyo hindi yan basta-basta. Gusto mo lang magnegosyo. Ang pagninegosyo, dapat alam mo yung bagay na ginagawa ko. Ginagawa mo. Maraming gusto magsari-sari store, even sa subdivision, sa mga sa labas. Hindi porket sari-sari store lang, pwede nyo lang maliitin. Pwede kayong yumaman dyan kasi sa sari-sari store, marami akong nakikitang post, lalo sa group page ng sari-sari store, owners, na talagang yun yung naging dahilan kung bakit sila nagkaroon ng another sources of income, kagaya ng ibang kagaya ng mga video kay rental, babuya, nang dahil lang sa SSS o dahil lang sa sari-sari store. Ganon. So, pwede kayong magsimula sa maliit, like 500, 2K, meron ka na sari-sari store. Nasa inyo yan kung paano yung imamanage yung negosyo. Tuhog-tuhog. Naku, huwag yung mamaliitin ng tuhog-tuhog. Maiba kung nakikilala na nagbibenta ng tuhog-tuhog, pero tignan nyo naman, akala mo pa ganyan-ganyan lang, pero baka mas malaki pa yung bahay sa inyo, hindi nyo alam, di ba? Kasi malaki ang tubo talaga sa tuhog-tuhog. Naalala ko dati nagbibenta ako ng barbecue, hindi siya tuhog-tuhog naman, quick-quick, pero part pa rin naman siya ng tuhog, kasi barbecue pa rin naman siya, street food pa rin siya. So, kumikita ko dati sa kapital ko, ang kapital ko dati ay sabi natin na sa 500, ang kita ko eh sa 500 na yan, pwede akong kumita dyan ng 1,000. Totoo yan guys, at nasa loob lang ako ng subdivision, at yung mga bumibili sa akin, mga, kasi tapat kami ng court at saka ng clubhouse, so ang bumibili sa akin yung mga naglalaro ng basketball, yung pang ulam-ulam nila sa gabi, sa gabi or pang merienda lang nila, ganyan. Kaya nasa sa inyo niya kung paano niyo i-manage yung negosyo niyo para mapalago ito at lumaki ng lumaki. So, porket hindi na uso ngayon yung printing shop or computer shop, is hindi na siya magandang negosyo, huwag ka. Marami dito sa amin, sa tapat lang namin, na hanggang ngayon buhay na buhay pa rin since lumipat yata kami dito 2006. Nandiyan na yung computer shop na yan, pero siguro, syempre, 2006 nga lumipad kami, nandiyan na siya. So, baka matagal, ilang taon na rin yung computer shop na nandiyan. Buhay na buhay pa rin siya ngayon kahit nagdumaan na yung pandemic, kahit dumaan na yung peki era, ganyan. May mga cellphone na, may mga PV na, may sarili-sarili ng laptop o computer. Kasi naman guys, hindi naman lahat kasi kaya bumili ng laptop or computer. So, lalo dito sa labas namin. Kasi nakadepende rin ang negosyo, hindi lang sa pagmamatch, kundi sa location. Itong computer shop na to is tapat siya ng school. So, talagang patok na patok siya sa mga estudyante. Lalo kapag gagawa ng projects, ganyan, hindi ka na makapag-print sa cellphone. Though may mga nabibiling sa Shopee na pwede ka makapag-print sa cellphone, pero may iba rin talaga na sa computer talaga mas gusto pag mga ganyang projects. Usong-usong ngayon kasi alam naman ngayon, teke era na tayo ngayon, di ba? So, pwede nyo itry yung Lazada, yung Shopee, yung TikTok, may TikTok. Kahit wala kang kapital, pwede kang mag-dropshipping, pwede kang mag-online affiliate sa TikTok, di ba? Maraming paraan para magnegosyo. Services, syempre. Kung ano guys, yung skills mo, kung ano yung kakayanan mo na pwedeng i-offer dun sa customer mo or sa kliyente mo, sa target market mo, pwede-pwede mo siyang gawing negosyo. Like for example, ikaw ay marunong mag-video editor. Magaling ka sa pag-i-edit ng video. Why not offer yourself dun sa mga gumagawa ng YouTube? Nagko-content, nagpa-vlog, vlogging. Hindi porket nagpa-vlog ka, hindi ka na nagne-negosyo, wag ka. Sa pagva-vlog, negosyo yan, alam mo kung bakit. Kasi sa ngayon, kagaya nito, tinatanim ko pa lang to guys. Nagtatanim pa lang ako kasi ilan pa lang naman yung subscribers ko. And nga pala, shoutout sa subscribers ko, 4,000. Excuse me po. Shoutout sa 4,494 subscribers ko. Thank you so much ulit, guys. Yeah. Oh, nagtatanim ako ngayon. Balang araw magiging 5,000, 10,000, 20,000 at 100,000 at manifest ko na 1 million subscribers. Yan.
very soon, 'di ba? Sa pagvo-vlog na 'yan, pag nag-upload ka ng mga vlog, syempre more subscribers, more supporters, more bashers, more kita. Yan. Kung napanood mo yung videos ko, sikreto ng mga malulupit na YouTuber, isa 'yan sa mga nagpapadami na subscribers at viewers at ng kita mo. So, syempre business talaga 'yung vlogging kasi kumbaga sa business walang nag-uumpisa na angat agad. Unless mayaman ka. Di ba? Halos lahat talaga ng mga nagninegosyo nagsisimula sa maliit. So, kagaya tayo yung nagbablog ng mga small YouTuber, nagsisimula tayo sa paunti-unting views, subscribers, at kung ano-ano. Binabasa ko sa isang Facebook post na nagsimula lang siya sa mga paluto, kagaya ng mga spaghetti, ulam, or kung ano-anong na pwedeng lutuin para sa mga birthdays or kung ano-anong event. And then, nagsimula daw siya noon hanggang sa lumaki daw at naging food catering. So, pwede nyo rin gawin yon. Kasi, nakuha laki ng kita sa food catering kung alam nyo lang. One of my favorite na negosyo na gusto kong i-manifest simula pa noon. Number one is, top one natin is Airbnb or real estate. O, natawag nating condo rental. So, sa condo rental guys, pwede kayong pwede kayong, kahit wala kayong sariling condo, pwede kayong mag-rent dun sa may-ari ng condo din. Kausapin mo yung may-ari ng condo na i-rent mo yung condo niya, pero gagawin mong staycation. Yun nga lang, ikaw yung magpapaganda nun, ikaw mag-aayos nun, ikaw mag-renovate nun. Siyempre, dapat nasa depende sa usapan yung dalawa. So, kung papayag siya sa ganung usapan nyo, why not i-try mo? So, hindi mo kailangan ng malaking pera para lang, hindi mo kailangan ng sobrang laking pera, like millions, para lang magkaroon ng condo at kumita sa Airbnb. Kailangan mo lang ng diskarte dito kay condo rental at lakasan ng loob. Kasi ganyan ang ginagawa ng iba na nagrenta sila, tapos yung nirerentahan nila, pinaparenta sa iba ng mas malaking halaga. O, di ba? Kumita ka pa. O, ayos, so, diba? Yun lang naman guys, I hope may natutunan kayo sa mga negosyo ideas na topic natin for today's video. And I hope, yan na naman tayo sa I hope eh. Sana, huwag nyo kong kalimutan i-subscribe, ha? Huwag nyo kayo, support nyo naman ako guys, mga small YouTuber dyan. Kung may natutunan naman kayo sa akin, why not naman, kahit subscribes lang, char, di ba? So, yun lang naman guys, maraming salamat ulit sa panonood sa akin, sa pakikinig sa akin, walang kasawaang pakikipagdaldalan sa inyo. Thank you so much guys, bye!